yan. Tara at ilalanin ang agimat at maitan. Magmula sa kasaysayan, tara at siya sa atin ang lihim ng karunungan. May ilan ng katanungan kung saan ba nagmula ang agimat ng Cavite na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, mga kilalang pangalan sa larangan ng antingan. Oh, ipa-flagger niya na si ano. Kasama pala ako dyan. Kapagpalang umaga sa mga kantingero natin dyan sa buong Cavite, sa ibang lugar na naasakupan at naniniwala sa karunungan lihim. Mga kasama, panayam natin ngayon si Billy na kantingero at manggagamot dito sa lugar ng 13. Billy, ano masasabi mo pala sa mga tropa natin dyan na nanonood sa kantingero ng Cavite? Yeah. Magandang araw sa inyo at magandang diba oras. Si Billy ano? Naiwanan sa altar. Nais ko lang sabihin sa mga kabrad, kabro, kasamahan ng magagamot, iskwal, harimbakan, at sa lahat ng maraming alam. Tayo lang po ay manalig sa Panginoon. Ika nga eh, tayo ang sumusugpo o mandirigma ng buhay na binigyan ng lakas ng Panginoon. Pananalig natin sa kapwa as mas lamang sa ating sarili at mas lamang rin sa Panginoon Diyos. Masasabi ko lang po mga kaibigan, magandang oras sa inyong lahat. Dahil ang sinasabing magandang araw ay araw talaga ngayon. Pero ang oras ng pagbate ay oras. At higit sa lahat, shout out nga pala sa mga nanggagamot ngayong araw na to. Naway, huwag tayong mainitin ng ulo kapag ka mangkukulam ng ating hawak. Ano? At bibihira tayong pumatay ng mangkukulam. Ang kailangan lang nating gawin ay, ika nga eh, kung matigas ang ulo ng isang bata, kailangan mong bigyan ng isang chance para magbago. Ganon din sa mga mangkukulam. Patinuin, baguhin ang pag-iisip at pag-uugali at ating akayin sa Panginoon ang mga masasamang gawain ng mga mangkukulam. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Naway mahaba pa po at marami pa ang mararating natin at marami pa tayong magagamot. Salamat, salamat. Yung sa mga ano, Sir Billy, yung sa mga estudyante na gusto rin matuto, ano ba pwede natin may advice sa kanila? Ito nga pala ano, sa mga estudyante ko, isisingit ko na rin yung mga estudyante ko. Bali, ang estudyante ko ay 10. ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag pong masyadong mayabang kapag meron ng isang kaalaman. Bawat paglubog ng araw, nandun ang pagdarasal. Kung mas marunong ka na, huwag mong masyadong ipagmalaki yung sarili mong kaalaman. Baka mamaya eh, nagmamagaling ka lang at nakahanap ka ng katapat, eh baka mamaya eh umayaw ka at matalo ka, di ba? Kapag tayo ay may karunungan na bilang isang baguhan, ako galing ako dyan sa baguhan, lahat na ng lugar na pinuntahan ko, ako ay lumalapit sa magagaling. Sabi na nating may alam o karunungan. Ang nais ko lang sanang sabihin bilang isang mag-aaral ako noon at sa mga mag-aaral ko ngayon. Maging ano tayo sa kapwa natin, maging kahit mataas na tayo, kakumbaba pa rin tayo. Ang itataas ay itataas. Ang nagmamataas ay siyang ibababa. Yan po lagi ang tatandaan natin. At higit po sa lahat, kung tayo man po ay mas marunong na o may kaalaman na, huwag po tayong masyadong madaldal. Huwag po tayong masigasig na ika nga eh, makisig ka na, iisa lang palang alam mo, dalawa o tatlo. Eh paano pala po yung kaharap natin eh mas maraming alam at pinako tayo. Diba? Ang sabi nga ng iba, kung ikaw ay mabunganga, eh paano naman yung nananahimik, baka ikaw itirahin mamaya. Diba? Yan po ang masasabi ko lang sa mga baguhan. Palawakin pa natin ang ating isipan. Ika nga ay yung ating sama ng loob, ay itakwil natin yan. Kasi ang sama ng loob, nananalaytay sa ating dugo at isipan, pagkaharap ay kapwa,
matigas ang ating bunganga. Matigas ang ating isipan. Mag-isip muna tayo bago tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi para mas malinis natin o mas maintindihan natin yung ating sarili. Ah, ganito pala ang tumutulong sa kapwa. Hindi pala masyadong mataas. Wala, huwag tayo magsasabing wala kong masyadong, yung masyadong doon na sinasabi, may period eh, masyado. Dapat ang laging sinasabi natin ay, nawa po ay lagi tayo magpakumbaba. Nawa at magandang oras po sa inyo mga kaibigan at sa mga baguhan at mga estudyante. Nga po pala, itong dalawa, pangalan po? Si Wawi. Si Wawi po, matagal ko na po itong gustong makilala. At ito nga po pala si? DJ. Si DJ. Hoy DJ, shoutout nga pala sa'yo, nasa bahay ka. Napadpad lang ako dito, parang hinila ako. So nakita ko silang dalawa at nag-live na rin. So hindi rin naman nasayang ating oras. Yun nga lang, mas malakas yung aura nilang dalawa, kinakabahan ako. At saka nga po pala sa mga nanggagamot, ano, meron ako nakilalang matandang 102 years old, hindi na nakakakita. Pero ang pakiramdam niya malakas. Okay, malayo pa lang, pupunta ka, alam na kung anong gagawin. Ngayon, ibabaliktad ko naman, ano, sa mga baguhan, huwag po tayo magsasabing malakas ang gabay mo. Kasi baka mamaya, mas malakas ngayon sa kanya, tayo naman ang mahina. Ang mga nag-aura, hindi ba? Ay, hindi ko kaya yan, malakas ang aura niya. Eh, bakit ka pa nag-aura kung malakas naman pala? O, hindi ba? Yan lang po ang masasabi ko. At nga po pala, ito nga po pala ang pamana sa akin. Yan. Cross lang po yan. Kasi kung wala tayong paniniwala sa taas, wala rin tayong sasabihin sa isip na meron tayong dala. Yan po ang ating paniniwala. Salamat po sa inyo. Napakaganda ng sinabi mo. Maganda ang tayo yan. No? Tsaka pangalawa, kung di nyo na itatanong, laking bundok po to sa Mount Banahaw. Opo, ako po ang sinasabing bunso ng Banahaw. Nang tawag ay Lambot Bigas. Bakit nga, bakit po? Ako po ay nagpapalambot sa mga mangkukulam. Yun, mating araw palang bansa gaming. Lambot bigas. Lambot bigas. Kasi kung ang bigas ay ngunguyain natin talagang bigas, ay talagang matigas. Ay kung paiinitin natin, ika nga eh sa kumbate. O kumbate tayo. Paano mo mapapalambot ang isang mangkukulam kung hindi mo paiinitin? Hindi ka? Aw. Ngayon, parang may sumasapi yung Batangas. Ay, tropa natin pala dyan, sa Tanawan. Sa Tanawan. Napahilig na rin yata ito sa Batangas. Ako ay galing Batangas. Ngayon, ako ay kung sino ka din yung nagpapasapi sa akin din yung sa aking katawaan. Ako ay galing Batangas sa San Juan, Batangas, sa Rosario, sa San Jose, nagagamot ho ako diyan. Ako ho'y sinusundo ng kahit na sino. Ngayon, ang dami kong nakalaban mga mangkukulam. Eh, ngayon nga lang, ay mga taga Mindoro, mga aking mga kalaban. May Aita, mga naliligaw, mga Badjaw, may naliligaw din. At higit sa lahat ho, ang mga nakakalaban po'y Mangyan. Pinaka matibay po ang Mangyan. Dahil lang sa, kaya nga sabi ko ho sa inyo, pag ko tayo madaldal. Ngayon nag-vlog ho, ako naman ho, ngayon ang madaldal. Pasensya na. Shout out nga po pala sa mga taga-Batangas na tropa namin dyan, tropa natin, tropa nila. Tropa na rin natin lahat. Ang masasabi ko lang po eh, minsan na ho akong may nakahalubilong manggagamot na taga-Batangas. Yun nga lang, hindi ko babanggitin ang pangalan. Ano? Ngayon, aura ko sa kanya, ay kaliwa kanan. Nagpahawak sa akin at nakita ko na rin gumamot. Aba, ay pumapatay pala ng mangkukulam. Ika, oo, pumapatay. Ngayon, yung nangyayari, siya naman ang mangkukulam. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, kanan na pumapatay ng mangkukulam, kaliwa na nangungulam. O, di ba? Balanse ba? Oo, balanse. Balanse siya. Ngayon, ang nangyayari, dahil siya nangungulam, dahil ika nga eh sobrang tigas na nung tao.
sobrang sa daming alam. Ikaw nga eh, kinulam mo siya, nahuli mo si mangkukulam. Ngayon, ipinagawa naman siya para mangulam sa iba, pero dun din sa isang mangkukulam na yon, siya lang ang nagpapagawa. O, di ga, gano'n kasi gas. O, di ga, pangalan pa rin yan, nalabas. O, shout out nga po pala sa'yo, hindi ko nasasabi ko anong pangalan mo, pero ang sa akin lang, nasa kabutihan yung ginagawa mong masama. Kasi syempre nga naman, may anak ka, may asawa ka, may tatay ka, at may pamilya ka, ayaw mo rin mapahama. Yun nga lang, sa lahat po namang kukulam, ang laging pinipresyo sa akin, 10,000 lang ika ang buhay. Sabi ko, hihingi lang ako ng piso, papatay ako. Pero hindi ko kaya pumatay. Babaguhin ko lang po ang ugali ng isang mangkukulam. Yan po ang ating kasabihan. Kaya nga ho tayo nang gagamot para gamutin ang pag-iisip, pag-uugalit, katawan, at higit po sa lahat ang gawaing masama. Nung tayo ay bata pa, ay di ka tayo pinapalo dahil masama. Eh ngayon lumaki na ay mangungulam ka. Ay nako, ngayon ka sa akin. Oh, shout out nga pala, pasensya na. Yun lang ho ang masasabi ko sa inyo. At sa pagkakwentuhan lamang, at siyempre sa mga baguhan pa lang na nag-aaral ng spiritual. At si Billy kasi maraming experience to na mababahagi rin sa inyo ng mga kaalaman pa. Billy, yung mga iba na ano, na mga alam mo pa na pwede mong ibahagi dyan sa mga nagtatangan ng mga agimat katulad natin na pwede nilang magamit sa tama. At yung mga gamit nila na kaliwa kanan, eh pwede naman siguro sa kanan na lang. Huwag na sa kaliwa. Oh, tama ka dyan, brother. Ngayon, ang masasabi ko lang ano, sa mga nagtatangan ng anting-anting. Ako'y wala hong anting-anting, aray kahoy laang. Eh kung saan ga ang cross na sinasabi natin. Eh di gay sa taas lagi. Eh di gay may medalyon ang mga nagtatangan. Ang paggagamit ng isang nagtatangang medalyon, ika nga eh, ako bilang ako, magtatangan ako. Bago ako magtatangan, bibili ako niyan sa Quiapo. Para saan ga ito? Ay di para daw sa negosyo, para daw sa kabutihan. Eh di gay, may hiwagaan ka ngayon at mamimili ka ng karamihan ng mga medalyon. Ay, ito kayo bagay sa akin. Oo, bagay ho yan sa inyo. Ano ba yung trabaho nyo? Ay, hitman eh. Ay, lintik na yan. Ay, sakabal ho ito. Oo, yan. Kanya ko, diga. Kung kayo ay may pag-iisip, halimbawa, ika eh, kasi ang ugali ng tao, dalawa. Pag nasa aktwal kang kausap, ikaw ay mabait. Yeah. Sa pangangalawa, at nakatalikod ka na, o kaya nasa inyo ka na, ay lintik na yan, magaling pala ito sa kabala, ay ako ngayon ay magnanakaw, tingnan natin ko ay tatalabang bala. O, diga. Sa mga sinungaling po dyan, ang manggagamot, na nakahalubilo ko sa tondo. Sa tondo, Sir Billy. Ay, yun laang. Sa tondo? Oo, sa tondo. Hindi ko sasabihin na lang. Ako ay bata pa. Nakahalubilo ko doon ay apat manggagamot, isang matanda at tatlong bata. Sabi ko, kayo ka nga ay manggagamot, kayo mga bata kayo. Sabi ko, oho, manggagamot ho kami, ang master ho namin nandiyan sa loob. Sabi kayo, eh syempre tayo namang mga manggagamot, hindi natin sasabihin na tayo ay may karunungan. Dahil nga si Ika nga eh, ire-revuelta sa atin. Ano? Ngayon, ang nangyari, ay masama naman pala. Yung matanda ang mastermind, ginagawang medium lang yung tatlo. Alam nyo ho ba ang medium? Yung sinasabing kukunin yung kapangyarihan mo na isasama dun sa kanya na para lumakas ka. Ika nga, diga. Kaya ang nangyari eh, mga magagaling sila sa salita. Ika nga, sabi natin sinungaling, ano? Dahil ang sinungaling, mabilis yan, gumana pagdating yan sa kalokohan sa ilalim. Ano, alam nyo ba ang ilalim? Demonyo. Oo, kasi ang demonyo, anghel na demonyo, pwede yan. Dalawang klase ang demonyo. Pwede maging ang kabutihan pero demonyo pala. Ngayon, ang nangyari kasi sa tatlo, meron silang mastermind na matanda at ang nangyari eh,
nagdadasal sila ng bilang isang papalihim, yung pala ay pang-akit ng tao. Panghalina. Para ika nga eh, mangungutang ako sa'yo, ang tigas ng kalooban mo, o di lalambot si puso mo, magbibigay ka ngayon. Yun ang tinasabing... Budol-budol na dati. Panghalina. Ah, hypnotize ng isip. Ano? Hypnotize. Ano? Tayo naman, marunong tayo niyan. Yun nga laang. Sa spiritual tayo. At sa kumbate. Ika nga. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, no? Huwag tayong gumamit ng kaliwa. Kung puro kaliwa kayo, eh di magsuntukan na lang tayo. Pag... ay, mahirap yan. Eh, lukuhan niyang ginagawa, eh, diga. Gagamit kayo ng kaliwa. Mangungulam kayo, mambabarang kayo, o manggagayuma kayo. Tama ba yun? Eh kung kayo ay pogi, kahit huwag na kayo mangulam. Oo, di ba? Kahit huwag na kayo manggayuma. Ay pagkapangit naman ay pagkaganyan itsura, ay huwag na. Talaga. O, pasensya na kayo, medyo humaba lang. Shout out mo, Sir Billy, mga tropa ko. Shout out nga po pala dun sa taga Malagasang, ano, kay President Aris. At sa mga sekretary ko na sekretary ko, sekretary namin na si ano, basta nalimutan ko na, marami kami. Ako lang yung nahiwalay. Kumbaga nga sa sisiw, ako yung basa. Oh, parang sa Patreon na yung kwento. Yung group kong tinayo doon sa Malaga. Ang ginakling. Shout out nga po pala dun sa group namin na Mother of God. Oo. Sabi ng presidente na tumatak sa aking isipan. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Ano? At saka nga po pala, shout out nga po pala kay Tatay Istoy na siyang nagbigay sa akin ng lahat ng kanyang karga na ikinarga sa aking katawan, na yun ang pwede kong ibigay sa inyo, pero meron lang akong isang hindi ibibigay. Yun ang kalaman ko sa buhay nang wala kayo. Lagi lang po. Salamat po. Salamat ng marami sa inyo. Maganda ang sinabi ni Billy. Si ano, si Sir Billy, siya po yung alakal ni Nanay Dolor. Pakita ka muna, Nanay Dolor. Dito ka muna, Nanay. Dito ka muna. Hindi mo mawala ang nanay natin dyan. Hindi pwede. Yan. Siya po si Nanay Dolor. Siya po yung alakal po ni Billy. Ito po ang aking nanay. Na siyang napakabait na nanay ko na kahit hindi ako kadugo, hindi ako kano-ano, ako ay tinanggap. Tinanggap ako bilang isang manggagamot. Kasi, siyempre, ika nga sabi nga ng iba, mas gugustuhin ko pang maging pulubi kaysa sa mas mataas na ako na mas hihigitan ko pa yung taas ng pag-uugali ko. O, di ba? Ang pulubi ay nangihingi lang. Saan ka ba nahahawa? Doon sa maganda ang buhay na nangihingi o sa pulubing nagmamakaawa? Pero inaamin ko, pulubi ho ako. Ito lang po ang kumukup sa akin, ang nanay. Si Nanay Dolor. Matagal na po kami nagkasama nito. Bilang ako ay medium pa lang. Ngayon, astral na ang ginagamit ko nang dahil sa kanya at nang dahil na rin sa mga kabrad natin manggagamot. Pero kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko mararating yung mga manggagamot na yan. At hindi ko rin... Sabi nga ng iba eh, kung hindi mo kagustuhan, sa isip na mangyari, ay mangyayari. Oo, ika nga eh, ganito, tataya ako sa loto. Isipin ko ng isipin, sige tumama kasi, ayun naman pala'y talo. Oo, diga? Kung hindi ko iisipin yan, na ako ay manggagamot, magiging manggagamot ako. Pero ang paniniwala natin ay nasa taas lang. Tatatak natin sa ating puso yan. Pero nang dahil sa kanya, eh natupad ko ang aking pangarap. Pangarap ko na tumulong sa kapwa. Dahil ang nanay, higit ho sa lahat, ay tumutulong na kahit kaaway niya pa. Tandaan niyo po yan. Lagi po nating tumulong, lagi tayong tumulong sa kapwa. Salamat po ng marami sa inyo. Yung Billy, may naalala ako sa mga sinabi mo. Meron pala akong kami tinulungan ng asawa ko sa mga kapitbahay namin sa yung nanay ko. Nay, alam ko nandiyan na sa lugar mo na bata ka pa lang, eh hindi na maganda ang dinanas mo sa buhay sapagkat ikay ay pinaampon hanggang nagkaasawa ka.
nagkaanak ka na hindi walang pero hindi ka tinulungan ng anak mo, yun ang kwento mo sa amin. Sapagkat ang sabi mo, pero nakita rin namin yung pamumuhay mo. Kahit matanda ka na, pilit mong binabangon ang sarili mo sa sarili mong paa na hindi ka umasa sa anak mo. Kahit nakikita mo yung anak mo na maganda na yung buhay at nakikita mo nandyan lang, hindi ka man lang hoy nay, ito ho pambigas, pangulam mo. Nakakawa kami dun kay nanay. Once noon, meron siyang napitan na tao, binigyan pa daw niya ng pato, 2 pato, at binigyan pa ng 2,000 para lang matagpuan yung kanyang kamag-anak. Pero po kami, hindi po kami nang hingi kay nanay. Alam niyo kung ano lang, nay, alam mo na yun kung ano hiningi namin sa'yo, yung tiwala mo at respeto sa amin. Ngayon, nay, nandiyan kayo sa mga kapatid nyo, kamag-anak nyo. Nay, natupad nyo yung kahilingan nyo. At sabi nyo sa akin, yung binigay nyo, pag ingatan ko, nay, hanggang ngayon, nasa akin yun. Yun ang sinabi nyo sa akin, kahit ako'y barumbado at luko-luko, yun lang yung nasa labas. Pero yun nandito ko, talagang puspos yung luha ko sa inyo. Na nakikita ko kayo naghihirap. Na kahit man nabaro, ang daladala may jungle bolo, naglalakad ka doon, talagang ay saludo ko sa inyo. Talagang kahit ngayon na nandiyan ka na, maganda yung pamumuhay mo. Hindi mo kami... Ito yung nagtisinda ng gulat. Hindi mo kami kinalimutan ay dito, met-met, natawag ka, inaamusta mo kami. Na... Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung anak ko dyan? Ang sabi ko lang sa inyo, nay, okay yung anak niyo, pero kayo hindi iniintindi. Sorry, ha, pero totoo naman na gano'n. Kayo pa rin, sabi nga, nung si Jesus parusahan at sa huling hantungan na siya pinako sa kuro, sino ang dumating? Ang kanyang ina. At hanggang sa pagbaba, ina pa rin ang sa kanyang sumalo. Sapagkat po ang ina, kahit gaano kasama ang kanyang anak, ay hindi matitiis ng ina. Totoo yan. Yun lang po, mga kantingero. Kahit gaano tayo kasama at masama ang ginawa natin, magulang pa rin ang sasanggan. Ayan na. Totoo yan. Mahalin nyo po magulang nyo. Kaya kayo, kung hanggat nandiyan yung mga magulang nyo, ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Kahit sabihin natin simpleng bagay laang na nakita itong anak ko to, si Raulo to. Pero yung pagmamahal mo na may padamo mo man lang, kahit sa simpleng bulaklak man lang, kahit ano, ismail lang sa nanay, basta importante, mahalin nyo ang magulang nyo. Kung hindi dahil dyan, wala tayo pareho sa mundo ito. Tama. Yun, mga kantingero. Kung pinagagalitan kayo, yakapin nyo na lang. Yakapin nyo, para sa atin yan. Kasi yan pa rin ang ina nyo, kahit balik tayo nyo yung mundo. Kaya kami dito, si nanay, talagang magulang namin to. Yan. Kung bakit kami pabalik-balik dito. Kaya pabalik-balik dito. Dahil kay nanay dito. Mapagmahal talaga ako. Kasi siya nasa puso ko talaga ang Panginoon Diyos. Unang-una ko talaga sinasamba ng bata pa ako sa inyo. Ako ang naging breadwinner ng buong pamilya ko. Lahat sila ay tinutulungan ko. Malakas akong kumita, parang ibinibiyaya ng pusa sa akin. May anak akong isa na talagang nagpasaway sa akin. Talagang grabe, sabi nga nung ibang tumitingin sa akin, may anak ka na magpapaluwa sa'yo ng dugo. Totoo nangyari yun eh. Hanggang ngayon, pag nakikita ako ng anak kong yun, nagdudusa siya. Panay ang hingi sa akin ng patawad. Sabi ko, anak, pinatawad na kitang matagal. Taimtim kang manalangin sa Panginoon Diyos para ikaw ay tanggapin. Para ikaw ay makapilos, makalakad. Umiyak siya ng tudo pag napunta ako doon. Lagi na lang nahihisi ng tawad. Talaga sinubok ako noon ng kapangyarihan ng satanismo.
akala bibitawan ko yung anak ko. Hindi ko bibitawan. Ang katuwiran ko kasi, hindi ako naghirap yung mga anak sa kanya. Anak ko lang siya. Ba't ako magpapatalo? Kahit itimbang buhay ko siya. Hindi ko pinayagan lumabas yun. May sapi ng masamang espiritu. Talagang nagkulong kami mag-ina sa kwarto. Basag lahat ang kagamitan ko. Talagang nilabanan ko. Hindi ko binitawan. Kasi iniisip ko, mapatay siya sa labas o siya makapatay. E kinukuha ng kapitan. Talagang marami sila. Kinakatok yung pinto. Pero hindi ako pumayag. Magsialis kayo dyan. Wala kayong karapatan. Anak ko ito. Nasa loob kami ng pamamahay ko. Wala kayong karapatan. Kaya awa ng Diyos, lahat naman ng blessing, naging maayos na lahat ang mga anak ko. Ginagabayan ko pa rin hanggang ngayon ang mga apo ko. Pag ako'y nagro-rosaryo, gabi-gabi yan. Kaligtasan ng aking mga apo, mga anak, gabayan sila, huwag mapahamak. At lahat ng kasama nila maging maunawain sa kanila. At ipagkaloob, kagaya nga nung apo kong isa, si Joven, niiyak yun dahil idinadown siya ng mga matataas. Ang inahanap sa kanya ay diploma. Eh, grade 3 lang talaga yun. Hindi nakapag-aral. Bakit siya nakapasok sa malaking kumpanya? Kagaya ng anak ko, nasa iskad. Ganon-ganon, nagmana yun sa ama. Umiiyak siya. Sabi ko, anak, wala ka bang pananalig? Isantunin niyo ko kayo iginagabay. Lagi kayong tatawag kininyo. Binigyan ko lahat kayo ng santunin niyo para gabay ninyo. Kausapin ninyo. At yan ipagkakaloob sa inyo. Ano oh, ayun. Napasok na uli si Joven. Sabi ko, dasal lang anak ang kailangan niyan para sila yumuko sa iyo. Amen. Ayun. Naunawaan ng bata. Ay gusto nang tumigil sa trabaho. Ayaw na magtrabaho. Sabi ko, wag. Pagkakataon mo yan. Ipakita mo ang sipag mo. Pakikisama. Huwag kang lalakdaw sa mataas sa iyo. Iyuko ka pa rin sa kanila. Kahit na inaalipusta ka, tanggapin mo. Magdasal ka lang, ipagdasal mo sila. Kasi yun ang ginagawa ko, lahat ng umalipusta sa akin. Ipinagdadasal ko na lang, ipuin sila, maglinaw ang isip. Ibiyaya na lang lahat sa kanila, pagkaloob na lang sa kanila para hindi sa akin ay iingit. Kaya sa lahat ng mga magulang o anak, ang masasabi ko lang, ako rin ay anak. Mahalin natin ang ating kapwa at lalong-lalo ng ating magulang. Ano? Dahil ika nga eh, kayang tiisin ang anak, ang ina. Pero hindi kayang tiisin ang nanay, ang anak. Ano po? Yun lang masasabing sa inyo. Sisingit ko lang din. Yung unang-unang labas namin na kay Nanay Dolor, kung natatandaan niyo, may nilabas kami yung pampaswerte na tinatawag na sa mga mutya ni Nanay. Yung po yung mutya ng tubig po yun na yun, di ba? Pero isang komento ron na swerte pala eh. Eh bakit hindi siya naging mayaman? Malikaw ron. Ang kayamanan ay kami. Bakit? Nandito kami nagmamahal sa kanya. May mga anak siyang nakapagtapos. Yung kayamanan ko. Oh. Malawak ang pagmamahal ko sa lahat. Totoo yan. Hindi ho kayamanan ng material. Kung makikita nyo sa paligid mo, yan ay kayamanan. Sapagkat ikaw ay ginagalang, si nanay ay ginagalang at kilala. Yun. Huwag ho kayong tumingin sa material. Hindi po kayamanan yan. Yung panghabang buhay. Ang tawag ba itong kayamanan? Ito lang yan sa lupa. Pagka ikukunin na ng Panginoon Diyos lahat yan, gubad kang akyat. Hindi pa po ba swerte na si nanay eh 17 years old pa rin? Kami birthday pa lang po yan. 17? Magdidibon na po ito kung oh, nag-18 to. Oh, kita nyo, ang haba ng buhay, hindi pa po ba swerte yan? Ang swerte sa atin, swerte tayo dahil buhay tayo. Ang pinakaswerte sa atin, sa lahat ng disgrasya, hindi tayo nawawala sa mundo. At higit sa lahat, ang ating nanay na nagluwal sa atin at nagpalaki. Tama. Yung po ang swerte. Yun talaga. Kasi yung komentong yun, natawa rin ako eh. Pero pinaglabang ko yung sarili. Sabi ko, hindi pa po ba swerte na nakapagtapos siya ng mga nakapagtrabaho? Hindi pa po ba sapat yung pabuhay niya? Yung pala swerte ka na eh. Lalo na sa panahon ngayon pandemic. Kita ho nyo, ang lalakas pa ho ni nanay, 17 years old, biruin nyo. Kabi birthday lang. Magdidibo pa yan. Magdidibo pa yan.
At shoutout nga po pala doon sa sinasabi ko kanina, ano, sa unang komento ko sa mga antingero, sa mga baguhan, at sa mga gumagamit ng kaliwa. Ito lang po masasabi ko. Kwento lang po ng buhay ko yun, na karanasan ng buhay ko. Kaya ako lang isinasabi at para marinig ninyo kung meron tayong pagkakaiba sa kwento. Dahil ang sinasabing kwento dito ay buhay ko. Kaya ako nagsasalita. Ngayon, ang kwento nyo sa pagkakaalam ko iba. Direkta kayo agad sa manggagamot na mabilis gumaling na tumaas ang antas. Ako po ay isang pulubi na mababa lang. Kahit mataas na po ako o lumaki ako, mababa pa rin po ang tingin ko. Hindi po ako nagmamataas sa sarili. Kahit po anong alam ko, kahit po nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi po ako nakapagtapos. Mababa po ako. Hanggang grade 3 lang po ako. Pero mas binababa ko pa po. Pero alam nyo po ba kung saan ako mataas? Sa Panginoon lang po tayo lagi. Yon, amen. Shoutout lang po sa mga nakikinig. Lagi nyo tatandaan yan. Kahit anong antas nyo, panatilihin nyo pong nakasayad pa rin ang paa nyo sa lupa. Tandaan nyo po yan. Dahil dyan po kayo nagsimula. Napakaganda ng ano ni Billy, sapagkat ang Panginoon at ang kanyang mga apostolis noon ay may pulubi. Tama, tama yun. Oh. Pero saan kayo? Sino ang dumatay? Ang Panginoon. Na siya ang sumalo sa mga pulubi yun. Na pare sila ay bigyan ng kaunting kaginhawaan. Ngayon, yung pulubing yun, ngayon nasaan yun? Kasama ng Panginoon hanggang ngayon sa kalangitan. Pero hindi ko po sinasabing ako yun. Hindi siya. Kasi halimbawa lang na kanyang pamumuhay. Kwento ko po ng buhay ko yun. Ito lang naman yung sa akin. Yung kasi yung sa atin, sa mga nagbabasa ng aklat ng Bible, kahit anuman reliyon nyo, dito po wala po kaming tinatampakan na reliyon. Dito po ay kwento, kasaysayan, istorya ng buhay. At pinagsama-sama na lang po namin. Kasi dito, sa karunungan lihim, kailangan malawak ang pag-iisip nyo, malawak ang pag-uunawa nyo, at isang-isa pa, marunong kayo kumilala sa ating Ama. Tama. Yun lang po mga tingero, at mapagpalang umaga na naman sa inyo. At sa mga darating pa na mga kantingero, katulad ni Billy, na marami pa po tayo. Kantingero na manggagamot dito sa 13. Si Billy po talaga ay matagal na rin ang gagamot. Marami po siyang video na nasa cellphone lamang na hindi niya pinapalabas. Sapagkat pang sarili lamang, ni Billy. Na pinapakita niya sa mga kapwa natin ng tingero na gusto lang makita yung kanyang mga ginagamot. Lalo na sa mga aral. At lalong-lalo na sa mga kantingero natin dyan na mga hanggang ngayon ay sumusubaybay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng marami at bakal puso sa amin na kayo po ay lagi nakaantabay sa ating video o vlog dito sa Antingero ng Cavite. At sana po huwag kayong magsasawang sumuporta. At kung hindi man po kami nakapag-video, eh busy lang po talaga sa kanyang trabaho. Ang sabi nga, trabaho muna bago ang barkada. Kasi ang barkada ay nandyan lang. Pero ang pamilya at yan yung nagkaroon ng lamat, eh, mahirap na. Kung hindi nyo matatanong, siya po yung nasa